Habibi, welcome to the grind and welcome to the vlog. Before anything else, big shoutout nga pala kay Sir Earl ng AUB Kitapawan, and we'll be making a video very very soon in regards of how to acquire a big bike from them. So, ayun mga kapipi, big shoutout na rin. Ayun, kung babalik ka rin mo, Motor Hub Tago mga kapipi. That's where I took my Kawasaki Ninja 400. And, ayun, big shoutout sa kanila. And, ayun, ang ganda ng pagkakagawa. Thank you nga pala sa mga pakapin, katulad ng action camera, katulad ng hat, katulad nito, at saka nagbigay din sila ng t-shirt. So, ayan, let's proceed na on our first ride impression of my Kawasaki Ninja 400. And, first ride impression. Actually, na-ride ko na siya. But I'll be mentioning some details mga kapipip na hindi pa nakikita ng mga ibang rider in regards of that. And first things first, bago tayo umandar, ayan mga kapipip po. As you see, it's a Dunlop Sport Max mga kapipip. It's a good tire. For me, it's a good tire. And for others, it's a good tire. But there could be better. But if you're trying to buy something cheap or something with a economical price, just like this Ninja 400, definitely hindi ka na magre-reklamo sa Dunlop Sport Max. And mga kapipip, ayan, palagi nakaangat si ano, si foot peg sa pillion or sa passenger seat, kasi nga baka mapagalitan tayo eh, bakit daw nakababa yan. So ayan mga kapipip, yung foot peg niya aggressive din. Para sa akin maganda siyang ganyang style. I don't even know why, pero para sa akin maganda siyang ganyang style. Kasi kumakapit, para sa akin na kumakapit yung rubber shoes ko sa ganyan. And yun nga, sabi nga daw nila, racing. Hindi ka talaga yung tipong magsya-chanelas lang kapag didrive mo tong ganitong motor. And one thing I noticed, ayan, galing kasi ako kay Rusi Classic 250, and parang hirap akong tapakan. Si foot brake. Ay, nagugulat ako sa kanya kasi nagagamit ko naman si foot brake kay RC pag magkukurbada ako. But this one, handbrake pa lang, pites na eh. Okay na, panalo na sa akin yung handbrake niya. I don't even know why. Maybe because of the Nissan calipers and the big disc brake. Tapos may ABS din siya. So para sa akin, pites na yung ganung ano, ganung brake. Yung tipong konting pihit mo lang, ano, may stopping power talaga siya. So kahit na ganyan siya, okay siya. And kanina nga pala, hindi ko lang na-record. Bawal kasi. naka 141 kilometers per hour ako natakbo. And hindi pa pigado yun. May ipupush mo pa talaga. So nakakatakot talaga siya na bilis. And wala akong gloves kaya hindi ko na tinuloy. Pero I came from 133 ata kilometers per hour yung unang ride ko. And kani-kanina lang, ayun, naka 141 kilometers per hour ako. And for me, it's fast enough. Breather niya mga kabi. And ito, importante ito sa mga new Kawasaki Ninja owners. Lalong-lalong sa Ninja 400, kasi Ninja 400 lang naman yung alam ko so far. Kasi ito lang yung meron ako. And ayan mga kabi, importante yan. Yung breather na yan, nung pinunong ko yung gas tank ko, I'll be showing you the clip. Nung pinunong ko yung gas tank ko, tumutulo siya. And I asked Sir Geeks from Kawasaki Creed Tagum, and I asked a guy from MCORM lang ata yun. He's a mechanic there. And yun nga. I'll be showing you the clip na lang kung bakit tumatagas siya. Sa dealer ko, hindi pala daw normal to. Ay, normal lang, no? Normal lang. Normal lang. Si Sir Carlo, shout out. MCORM lang. Napadaan na naman ako sa MCORM lang. And yan. Although, hindi naman siya mekaniko ng Kawasaki Ninja, pero yun nga, dahil na full tank ko siya and dito daw umaapo daw, so dito daw galing. Hanggang dito lang, oh. Tama lang talaga, no? And another thing na naigno ako, eto, I don't know if it's necessary, pero yun, may ilaw siya. Nakabukas yung ilaw niya. And if you start it, maganda din yung tunog niya kapag narinig niyo. Ayan, may ilaw. Nakabukas yung ilaw niya. Halos yun yung mga signal lights niya. So, ayan, nakabukas yan palagi. And
Maybe because para makita talaga ng maayos kasi yung stock na tunog, ganito lang talaga yung tunog. For me, it's a beauty of a bike, the gray version. It's a beauty of a bike. Yun nga, bigyan natin ng first ride impression kahit na nakailang rides na tayo sa kanya. Apatakan na nga natin ng 155 kilometers. And mag-iisang buwan na siya, hindi ko pa nabibreak in ng maayos. So yun nga, 1,000 kilometers or 1 month, kailangan mo siyang ipa-change all or ipa-PMS, dalhin siya sa pinagbilhan mo. Otherwise, mabuvoid yung ano mo, yung warranty. Totoo lang mga kabibig, sa 5.6 sa ilo ko, around 7 kilograms, ayun o, hindi na kailangan mag-keep to. Unlike the Bart Pillen, medyo mataas si Bart Pillen. And medyo nakagalan to kay Bart Pillen. Pero abot mo naman, and magkaan din si Bart Pillen. Magkaan siya ng konti. Okay, hindi ka 400. Pero ito, tignan mo, hindi mo na kailangan mag-keep to. Abot mo talaga kung ganyan ka. Pero kung dito pa, konti lang naman, abot pa rin. Ayun, abot na abot. Anyway, nasubukan ko talaga si ano, si ZX 10R. And hindi ko ma-release yung clutch niya. Eh hindi ko masubukan yung full potential niya. Kasi nga hanggang primera lang talaga to, mabilis na and subsob and mabigat. So para sa akin, sabi ko kay Sir Giggs, hindi para sa akin tong motor na to. Kasi sub-sub siya, medyo mabigat, matigas din yung handlebar, super sport. And para sa akin, di para sa akin yung ganung motor sa ganun, sa ngayon. Pero nasubukan ko rin yung Z900 RS Cafe nila. Sabi ko, pwede sa akin yung motor na yun. Pero malakas pa rin yung primera niya. Yun yung problema, malakas pa rin yung primera niya. And nakakatakot, for me nakakatakot. So, I wouldn't suggest it for a beginner bike, but this one definitely it will be your beginner big bike kasi nga 400cc siya and it can teach you many things and yung bigat niya rin, kaya ito din yung rason kung bakit ito yung pinili ko aside from the ZX25R kasi mas mabigat ng konti si ZX25R pero hindi naman siya big bike. Pero yun nga, may mga magaganda talagang feature si 25R na wala si 400. I could live with that. And if you're trying to buy a beginner big bike, definitely go with this one. Kasi sure na sure ako, may lalaglag mo itong mga ganitong motor. And in Jesus name, sana hindi ko may laglag talaga itong mga ganitong motor. And nakakatakot kasi sure na sure ako may lalaglag mo itong mga ganitong motor. Pero yun na, for me, mas mabuti nang nasa ganito ako kaysa sa bumili ako ng something like a middle class or something like a flagship tapos ilalaglag ko naman siya in the end sa mga first timers. So ayun, nagsimula ako sa Rusi Classic 250 and iba talaga, iba, amazing sila. Parang yung top speed ni Rusi Classic 250 kayang i-third gear nito, sobra pa, parang kalahati niya lang yung power chunk change kumbaga. Okay siya pang daily kasi magaan. Kung nasanay ka kay Rusi Classic 250, matutuwa ka dito kasi pwede siyang pang daily. Magaan kasi siya ng motor. Hindi siya yung tipong ayan, katulad niyo. Huwag mo lang ibababa to, pero usually dapat kasi talaga na nakababa to, lalong-lalo na kapag nasa highway ka. Napaka-importante nito. It's not about the law that you need to follow sometimes. Pero yun nga, you need to follow the law in order for you to be safe. Ganun lang yun. So this one needs to be down. Pasikat lang siguro yung nakaangat. And narinig din naman siguro yung tunog mga kabibib. Ang sarap ng tunog. Sobrang sarap. Para sa akin, masarap ang tunog. Amazing siya. And hindi nga lang kasing lakas ng mga na aftermarket na. Pero maganda siya ng motor. Sarap talaga. Promise. Papakita ko rin sa inyo mga kapibib. Ito, may compartment kasi siya dito. Tignan natin kung kasya ba yung butter. Napag-utusan akong bumili ng butter. Hindi kaya mga kapibib, hindi kasya ang butter. Bulsa ko na lang to.
So ayun mga kabibi, maliit yung compartment niya, siguro lalagyanan lang ng ORCR. Hindi mo na siya mapaglalagyan ng kung ano-ano. And ito yung ginagawa kong technique mga kapibib. Nilalagay ko dito sa ilalim ng ano ko, ng vest ko, tapos nakatuck in naman yung mga gamit na hindi magkasya-kasya dyan. So ayan, nasa chan ko siya actually. So ayan mga kapibib. Big shoutout nga pala kay Paring Dion. Sabi niya, siba ka na ba daw? Paano ka naman makakasibak? Sinisisibakin mo dito. Anyway, yun yung capability ni Kawasaki Ninja 400. That's about 4 to 7 seconds. Naka 0 to 100 ka na. Whether you're a professional or a beginner. And I think, kaya mo sigurong mat 3 kilometers per hour. I'm not quite sure. Depende lang sa'yo kung ano yung gusto mo. So, ayun nga. Yung 0 to 100 niya maganda. And this one, ang maganda sa akin yung ano. Ito. Speed ako makabib 141. Hindi ko alam na record. God bless nga pala sa mga sumusuporta ng aking videos. Big shoutout na rin sa mga nagpapa-shoutout. I think na-shoutout ko kayo sa isang video ko, pero shoutout ko na rin kayo. Yung mga alala ko lang ha, Tamtam TV, Consuling TV, Akoni Show TV, Totoy Ramos Motovlog, kay Sir Gilbert, kay Boss Motovlog, and may isa pa eh. Alam ko, anim yun eh. May isa pa, hindi ko maalala kung sino. Kainis, matanda na talaga eh. Pero big shoutout din sa'yo. Talagay na lang kita sa screen. So yun mga kabib, I think I'm gonna end the vlog here. That's it. If you like this kind of content, give it a thumbs up. If you don't, still give it a thumbs up. At sa mga di ba nakapag-subscribe, hit the subscribe button for free. Wala po hindi ko sa inyo. I-text or tawag. Marami na kayong utang. So, that's it. Hanggang sa muli. Sa ulitin. See you in the next vlog. Peace out mga kapibig.